Oops, huwag muna kayong mag-scroll. Panoorin niyo muna ang ating video. Ito po'y tips para kung paano tayo mas maka-invite ng pera sa ating buhay. So kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang ating subscribe button sa baba ng ating video upang lahat ng ating video ay kayo na rin po ang unang ma-notificate nito. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang ating bell na may nakasulat na all para lahat ng ating video na mga bagong i-upload ay ma-update din po kayo. So stay tuned! So ang aking isi-share sa inyo ngayon mga mamis or ang ating mga kasisilabs, ang ating mga minamahal na mga kaibigan dyan, mga Bisaya, mga Tagalog or sa iba't ibang lugar sa dako ng ating mundo ay isi-share natin ngayon ang ating mga tips kung paano tayo hindi nauubusan ng pera at hindi rin po tayo nahihirapan sa buhay. Pero ito po ay kailangan lamang ay mayroon tayong paniniwala na lubos sa ating puso na ang ating mga gagawing ito po'y magbibigay sa atin ng kaginawaan sa buhay. Samahan lamang natin ito ng sipag at tiyaga. Panalangin sa Panginoon, yan po ang number one. At ang ating mga paggawa na mga pampaswarte para sa ating mga sarili. So kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel ay panuorin nyo hanggang sa matapos ang videong ito para inyong malaman kung ano-ano ba ang ating mga isinishare sa ating videong ito ngayon. So ngayon ay kailangan natin ang ating mga papel, kahit anong kulay, or kung halimbawa mga mamis, pwede po rin tayong gumamit ng yung ating mga papel na mga may guhit. Pero mas maganda rin po kung meron kayong bond paper dyan, putulin nyo ng ganito kaliit lang po siya, ganito kaliit dahil hindi naman kailangan natin dito ang malaking papel. So, siyempre kailangan din po natin ang ating ballpen at kailangan din po natin ang ating cinnamon powder at ang ating oil. So kung meron kayong mga BB oil, yung ating anong tawag nito, olive oil ay pwede po nating gamitin. Pero kung wala talagang mga BB oil or mga yung ating olive oil ay pwede po kayong gumamit dyan ng kahit na yung ginagamit natin sa ating mga kusina, basta't ang mahalaga ay hindi siya nagamit pa. So, yung bagong-bago pa na hindi pa natin nagamit, doon po tayo kumuha dahil kunting-kunti lang naman ang ating kailangan dito. So, ang ating paggawa nito, gawin natin ito sa halimbawa kung umaga ng Martes or umaga ng Biyernes, doon po tayo gagawa ng mga bagay na ito sa umaga. At siyempre mga mamis, samahan natin ito ng ating mga paniniwala para ang lahat ng ito ay tatalab. So ngayon mga mamis, isusulat ko yung ating pangalan na buo. Isulat natin ng tatlong beses dito sa ating papel. Dito. Yun ang una muna nating isulat, ang ating buong pangalan at ang ating basta't yung buong pangalan mga mamis, apelyido siyempre or middle name, isama nyo na yung letter lang, yun lang ang isama nyo pagkatapos yung ating buong apelyido. So dito i-check ko na lang para inyong makita ang ating mga gagawin. So tatlo yung ating gagawin dyan ng ating mga buong pangalan. So kunwari, ito na po yung ating pangalan. So na, isulat na natin dyan ng tatlong paguhit dyan mga mamis. Yung totoong pangalan natin, ito ginuhit ko lang dahil example ko lang po ito sa inyo. So pagkatapos naman dito ay
ipalihis naman natin dito. So dito ay susulat tayo ng limang bisis na halaga ng pera. Halimbawa, lagyan natin ito ng piso sign na lang ang aking ilagay para maintindihan niyo mga mamis. Pero kung saan man kayong lugar, yun ang gagamitin ninyo na mga halimbawa kung sa Pinas ka, piso sign ang gagamitin mo. Piso sign at yung ating halaga ng ating pinapangarap sa buhay. Halimbawa ay 100,000. Kailangang limang guhit yan mga mamis yung sa ating pera. Kapag ka pangalan natin ay tatlong bisis lang. Pero unahin natin isulat yung ating pangalan bago sa paglihis na ng ating papel, iikot lang natin yung ating papel at isulat na natin yung ating mga halaga ng pera na gusto nating makamtan, gusto nating ma-invite. So ito na po siya mga mamis, nakita niyo siya. 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So kunin lang natin ito siya para talagang inyong maintindihan. So dito sa bawat apat na kanto niya mga mamis sa ating papel ay lagyan natin niya ng oil. So ito na ang aking oil, ang aking olive oil na how many years na ito sa akin. So, lagyan natin ang kanyang bawat kanto, mga mamis. Okay, hindi lang siya ganong makita. Pagkatapos nito ay kumuha tayo ng kunting cinnamon powder. Or ibudbud natin na lang dito, mga mamis, para mas mabilis. Ibudbud natin. Na kunti lang mga mamis ang ating cinnamon powder na ibudbo dito. Ito na po siya, nabudburan na natin. At doon sa ating pangalan ay punasan natin yan ng ating cinnamon powder mga mamis. Unahin muna natin ang ating pangalan. Pagkatapos naman, yung ating halaga ng pera naman, budburan pa rin natin, bawat sulat natin ay budburan natin yan ng ating cinnamon powder. So, ito na po siya. Ito na po siya mga mamis. Hindi siya ganun makita. So, ito na po siya. Pagkatapos nito ay tupiin natin siya ng tatlong bisis papunta sa atin mga mamis. Tatlong bisis palagi ang ating pagtupi. Basta't papunta palagi sa atin. Ito na naman ay itupi na naman natin siya ng pangalawang bisis na papunta sa atin na tatlong tupi pa rin po. So ito na siya. Ang papel na ito mga mamis ay ilagay nyo or isiksik nyo ito sa inyong mga wallet. So, pagkatapos ninyong isiksik yan, pero una ninyo isiksik ito, humarap muna kayo sa silangan at hawakan ito sa ating mga dalawang palad, painitan natin. At imagine natin na yung perang yan na ating isinulat dyan ay napasa atin na. Or nagkaroon na tayo ng 100K sa ating mga wallet. At basta't walang pag-alinlangan na isipin mo na ikaw ay nagkaroon ng 100,000 at pagkatapos niyan ay pasinagan niyo muna ito sa liwanag ng araw sa umaga. At habang ikaw ay nagbibisualize nito, habang hawak-hawak mo ito sa iyong mga kamay, isipin mo na ikaw po ay nagkaroon ng pera na kung saan ang iyong wallet ay punong-puno na ng pera.
yun ang iyong isipin dahil yan po ay napaka-effective niyan para sa ating mga ginagawa. Pagkatapos niyan ay pasinagan niyo muna ito sa liwanag ng araw sa umaga. At mga 15 minutes or 10 minutes ipasok niyo na ito sa inyong mga sa inyong wallet kung isiksik niyo doon sa mga pwedeng pagsiksikan nito mga mamis, 'di ba? Halimbawa sa ating mga wallet ay meron tayong parang minsan ay naglalagay tayo ng mga picture diyan, doon natin ito isiksik. Pero sa ating mga wallet mga mamis, pakatandaan niyo na bawal din pong maglagay ng mga picture diyan. Na halimbawa yung kahit anong klaseng picture, basta't ang ilagay natin sa ating mga wallet yung mga pira lang at yung ating mga pangpaswerte para yan po ay talagang tumalab sa atin yung ating mga kahilingan. Kahit anong mga pangpaswerte na alam nyo na pwede nyong ilagay sa inyong mga wallet, yan po ang inyong ilagay. Huwag po kayong maglagay ng mga picture ng inyong mga anak, ng inyong kapamilya, dahil kapag kayo po ay naglalagay nyan, ang inyong mga kinikita ay parang na para siyang kumbaga parang namamagnet siya palagi mga mamis na halimbawa nagkaroon ng problema ang inyong mga pamilya o ang inyong mga anak, so wala po kayong matitira sa inyo. Kung kaya kapag ka tayo po ay yung ating mga wallet, huwag na lang po tayong maglagay ng kahit anong picture dyan, kahit picture pa natin, basta't ang ilagay nyo dyan, mas mabuti pa na maglagay kayo ng mga dahon ng laurel at yung ating mga pangpaswarte na ating mga sinishare. Para yan po ay hindi maubusan ng pira ang ating mga wallet at yan po ay padagdag at padagdag pa, lalong-lalo na kung kayo po ay masipag na tao. Huwag nating kalimutan ang ating sipag at tiyaga, panalangin sa Panginoon para lahat ng ating mga kahilingan ay ating makamtan sa pamamagitan ng ating mga ginagawang pangpaswerteng ito. Ito po ay magiging gabay natin na tayo po ay umunlad sa buhay. Kung tayo po ay mayroong 100% na paniniwala sa ating mga ginagawa, na ito po ay magbibigay sa atin ng swerte. So, mga mamis, mga brothers and sisters, hanggang dito lang po tayo. Abagan nyo pa ang sunod pa nating mga videos na i-upload na puro mga pangpaswerte. So, maraming salamat sa iyong lahat. Thank you, God bless, and thank you for watching.